7 nung season 6, it was just grabe. It was just a great 7 game series. Yeah. Ayun nga, alisa, nakita na natin ang mga pangalan nila. And interesting thing here, Lemon ay ang gumagamit ng carry in the XP late. Ayan na. Wala, lapit dito sila sa akin. It's a wrong mistake. Wrong mistake. Napa-flicker. Pero okay lang yun. Chill lang. Early game pa. Wala pang 2 minutes. Flicker ka ngayon, okay lang yan. It's gonna go on cooldown. Medyo safe ka pa rin naman. Under, malapit ka lang sa torre. Mm-hmm. Buo pa yung outer turret energy shield. Which means, na mas kukunat ka pa, at mas magbibigay ng protection sa'yo pag malapit ka sa torre in the early game. Yung focus ngayon mukha ng Archivos is for bot side control kasi malapit na mag-spawn yung pagong dito. Meanwhile, he's gonna be spotting out members of Archivos dun sa middle lane pero dun sa top lane. Actually, no, balik na tayo! Si Heath! Dito ang mahuli! Kinami na nga ang flicker para makatakas, but that is Heath able to survive. At tignan natin kung mag kung lalaban dito ang Omega Esports for the turtle, pero hindi pa nga inumpisahan ng RQ Hoshi kasi alam nila na yung isang trio ng Omega Esports ay pababa na. Medyo alanganin si Lemon dito, so magbaback muna siya for the meantime. And again, hindi pa rin ready masyado si Haji Zino lumaban, kaka-level 4 lang niya doon sa Roger na yan. So kailangan mag-chill muna, kailangan muna mga one item at least bago ka medyo mag-like and bounce papasok-pasok. Mm-hmm. So, and again, yun din yung magiging risk mamaya ng Omega Esports, Hajizi, like and pounce in, madaming sasalo sa kanya. Oo. Madaming Eudora ultimates na babagsak sa'yo and you can still get caught by Tempest of Blades. Mm-hmm. Risky yun para sa isang Roger. At sila nga yung magiging main target dito ng Omega, yung carry at saka yung Eudora. Pero ito na laban for the first turtle of the game. Yung Haze nakakuha na kami sa laro kay Lemon! And first blood! Para sa Omega! Second blood pa! Double kill! Pero that's gonna be a 1-for-1 trade! Yung turtle na punta kung saan! I am not so sure si Haji! Si Haji, man! Kaya nag-celebrate na agad eh! What a good pick-up! Gamunti ka na! Pero here we go again! 1v2, 1v3! Hindi mo niya i-risk! Good discipline mula sa Omega Esports. And of course, yung objective, yung hinanap lang ng Omega Esports. Okay, 2-for-1 trade. Pero in the end, nakuha sila ng turtle. And the first turtle of the game is one of the more important turtles. Pero lahat ng pagong naman importante. Pero yung first turtle... Lahat ng pagong mahalaga. Bawat buhay ay mahalaga. Tama yan. Tandaan mo yan. Oh, pero Hito, ginamit na nga yung ultimate niya, Psycho, na paggamit ng Electo Final Blow para makatakas. And that is gonna be the Benedetta going back, so that gives room para sa Omega Esports na maghanap ng control dito sa middle area ng map natin. Magandang control mula sa Omega again, gamit na gamit ang pag-ikot nila Heath. And this is exactly what you wanna see pag may Heath, pag may Yelly Haze na Selena, pag may Jawhead. Ito na yung na-expect ko na mangyayari. Like, hindi basta-bastang makakalabas itong RRQ mula sa kanilang base. Dahil magkakawahan yan, bawat bush pwedeng maging death bush. Oo. Diba? Mm-hmm. And Haze needs to really be on point here gamit ang sa kanyang Selena. And so far, gumagana naman yung turtle fight na yun. It went to their favor kasi nakahuli siya ng Abyssal Arrow doon. Kay, actually, hindi Lemon daw eh. Lemon. Sabi ng announcer kanya, Lemon. Oh! Uy! Figurin! Ay, nakakuha ng ultimate niya. Ba't ganun? Parang tumama dapat yun ah. Oo nga eh. Ewan ko ah. Tinamingan ba ni Kari nung flicker? Hindi mo siya gumalaw eh. Oo, kasi naka-cooldown yung flicker niya. Naka-cooldown, oo. Anyway, late na niyang ginamit. Late nung na. Nung huli na yun, yung pangalawang pasok na nila ano yun. Ni Haji. Nila Haze yata. Basta may isang pumasok sa babae. Anyway, great start on the mid lane. Oh my God, Psycho going down! Eye for an eye, makatakas kaya. Alert to fight the blow sa dulo! Pero si Yelly Haze, with a residual damage mula sa Selena, nalinis niya si Psycho. 2-for-2 so far. 2-for-2. Second turtle of the game, na-spawn na dito. Wala si Benedetta. So this is the best chance for Omega Esports to go for the turtle heave. Naghahanap tayo. Tignan mo na yung damage na nilalabas ng isang Yuzhong Haze. Hindi makakatama ng Bisolaro. Pero ito na si Albert Curtizzi. Caught in a bad spot. Pero dito si Haji para tulungan siya. Walang tank na Omega Esports. So na ngayon, ang RQ Hoshi ang merong advantage dito sa turtle pit. Yep, nasasaktan itong Yuzhong sa top lane laban sa 1-1 Curtizzi. Hajizi, inuunti-unti niya yung turtle just in case. And I think walang information. Ang RRQ distracted sila sa baba.
Turtle goes over to RR to Omega again. And KNG mutika na doon pero lalaban dito ang Omega Ace. Hanap dito si Vin, naka-flicker siya. That is a three, pero imbes na three-pointer, naging dunk, naging alley-oop. It's a dunk, it's a slam dunk, alley-oop, assist yun. Assist yun. Great play by Omega. Back in action. After the third set, kuha naman sila ng isang tore. Napakasulit na ngayon at lumalamang na ng konti ang Omega Esports. Halos 2,000 ang lumang mula sa RRQ Hoshi. And again, hindi pa nag-online, hindi pa nag-activate itong carry ni Lemon. And matagal-tagal eh, kasi kalaban niya dito si Kenji on that Ruby. And magugulo talaga yung farm dito ni Lemon. It's not that imposible maka-farm dito si Lemon. Nakaka-disrupt na kasi yan. Makuna si Ruby, minsan din makakatapat din yan sa damage. So, again, that Ruby pickup against that carry is working well. Pero si Vita ulit! Oh! What you doing? Pero ito na nga si Haji. Subukan ng Omega Air Force. Ubusan dito. Masakit! Pero masakit! Masyado maraming damage. It really hurts! Ginamit na Haji si matupad dito. At si Heath na lang ang naiwan. Good counterplay by Haji Hoshi. Pero sa bottom lane, ang unang tore ng laro ay pangalawang tore ng laro ay mababasag ng Omega Esports. Once again, sabi ko nga, Tempo sa Blaze, mahirap na kalaban niyan. Psycho going in and out with the eye for an eye. Kenji, hindi pa tapos lumaban sa'yo. R7, malapit lang siya. Oh my God, di ang labas ni Kenji. Can go for a fight here. Walang backup. Kenji has to do it on his own. Makataka siya in the end. Pero in the bottom lane, nakukuha ng kill si Kurt TZ kay Lemon. So Lemon. Ang lead ay nasa Omega Esports. 8 seconds habang bago mag-spawn. Ang una turn of the game, item quick check. Item check, Heath. Corrosion Sight. Look naman kay Kurt TZ. Corrosion Sight, BHS, kompleto na agad. Grabe. Oh my love. Dapat mag... Beautiful. Ano, matakot dito ang RQ Hoshi. Parang ano eh, iniisip nila, kami yung nagwawanuan ah. Oo nga eh, alam parang namin ang pilaw na yan ah. Pero para sa side ng RQ Hoshi, meron na silang endless battle dito as well as the Raptor Machete for the Ling. Just picked up the boost so makakatulong siya with the sustainability. Pero right now, dahil sa farm ni Kurt TZ, dahil sa farm ni HGZ, lamang ang Omega sa damage. Albert Repping getting ready. Pumapwesto na pero hindi na makakalamit pa Kurt TZ. And the rest of the squad nakakapag-zone out ng maganda. Ito na Omega nag-target cycle. Gumagalaw-galaw lang. Pero again, ito nga yung lamang din ng RRQ. Hindi din sila basta-basta matakedown. Napakadulas ng isang Benedetta. Sabi na namin kanina, ni Albert, meron din siyang tempo. So, oh, si Victor na matakedown natin. Siyang pinapalabot. Siyang manghuli. Beautiful pickup mula sa Omega. Beautiful assist that pick off. Kaya hindi nga binibigay ang Johead kay Heath. Ayan ang sinasabi ko. Ano yan eh? Matic pick na yan eh. Ang bilis yun. Nakita mo yung ang bilis. Ang bilis ka. Okay, ayun na si Kurt TZ. Hindi pa tapos. Oh, matakedown siya. Oh! Way too late. Hindi kinaya ng Aegis ang bawas. Pero hindi yun kailangan. Hindi yun problema. 3 down. Wala sa RRQ. Dalawa na buhay. Psycho in R7. Playing passively. Hindi pa tapos. Omega Esports on the bot lane. Double kill para sa Omega. Omega noon pala. As Omega. The hopes of the Philippines. Nasa braso nila ngayon. R7. Susubukan ng tapit dito si Kenji, si Psycho mahuli. Pero makakataasaw siya gamit ang Sword and Tent charge up with a basic attack para si HGZ already with a like and pass. But here comes Omega Esports, maghahanap sila ng pick up dito. Tingnan mo na pa si Leaf. R7 nakatalon siya pero si Psycho nahuli din ni Kenji. Oh, if you have been to Alapanex, let's go! Oh! Pero si Psycho napitas dito ni HGZ na umikot. Si Heath pa nga, pinatong si Haji. Hindi pa tapos. Hindi pa tapos. Sabi dito ng Omega, huy Haji, balikan dito ko ate. And yun na ako, balik siya. Omega Esports in the lead. Oh Pilipinas. My God, Pilipinas. Lumalaban. Halos 4,000 ang lamang mid lane. Problema na naman si Finn. Napakalambot. Kayang-kayang mapitas netong Omega Esports. Kaya hindi na siya makalapit. Alam na niya ang mangyayari pag siya ay nadali. Yun na nga. Nadadali. Hindi ko talaga masasabi na nadadali na iniisip si Coach Lele. Oh, nabibitog na. Siya na talaga, nabibitog. Nabitog na yung RRQ. Nabibitog ka na. Pero RRQ for sure sila ang mabibitog pag natapos tong game na to. Pag ganito lang ng ganito, Omega, kayang-kaya nila
Ang laban na to. Look at the sustain of Kenji! Nakakatapat siya dun kay Albert! Oh, what you doing? Oh, grabe, gusto mo lumaban. Nangihilo mo. Oh, lalapit dito si Lemon. That's gonna be too much. Si Ace! From out of nowhere! Grabe sa Lara! At saka yung Paul! Pero naka-flicker dito si Lemon! Pero yung Omega! My God! Kenji! From out of nowhere! Pero dito naman sa Lord mo! Omega makakakuha! This is gonna be a 5K gold lead! Oh! Pero nanakaw! Ni Finn! Nanakaw ng Nidora! Pero that's a double kill! Oh, tapos! Tapos! KDA pa siya! Oh, siya SS pa! Tumuhan mo ka! Beautiful! Omega! Okay! Nanakaw at ayaw ng Lord! Pero na-punish ang Arkihoshi! Pwede ba to? Naku po, nakuha nila Lord! Pero mukhang masakit-sakit ang nakuha din na gold ng Omega Esports. Isipin mo yun, naka-lord na sila, pero look at the goal. Lamang pa rin ang kanan. And I like the pickups here of Heath, na naka-dreadnought armor. Yung dreadnought armor yung item na pupuntang anti-kiras. Meanwhile, si Kenji, prinayo niya yung anti-kiras and then also picked up na endless battle. So, naghahanap siya ng balance, ng pagkakunat, as well as nakaka-utility siya kasi nababawasan yung physical attack damage dito ng Arkihoshi kung saan sila malakas. Ayan namin, the 3-lane push ginagawa ng Omega Esports para ma-box in itong Arkihoshi sa loob ng base. Bawal lumabas o bawal lumabas. Ayan, kinukuha na yung mga jungle at lahat-lahat. Oh, 7K na ang lead dito ng Omega. Sabi, quarantine muna kayo dyan. Quarantine. Walang lalabas sa base. Grabe naman. Grabe si Haze ngayon, no? Grabe. Ilang ipa-abisal araw from out of nowhere. Out of nowhere lagi. Like, itong gulat ako. Ibang tastan nyo. Nasa si Haze. May araw bigla. Lagi na doon, men. Laging off. Off camera. So that means, hindi din kita ng mga player ng Arkihoshi kung saan si saan direction nang gagaling yung arrow. Oo. Pag hindi mo kita yung arrow, yung direction, hindi mas mahirap siyang iwasan. Oo. Kaya exactly. Lagi tumatama. Hoy, nako po, pero si Cortese dito na wombo ko mo ng Arkihoshi. Pero Mega Esports overplay, masyado daming ultimate na kumedi dito ng Arkihoshi, pero lalaban ng Mega Esports. Ha, JC naka wolf form pero tumatama siya. Kulang sila. Pintas, si Haze, kulang sila. Kenji malayo pa. Heath, ginamit na nga yung flicker para makatakas lang. And now Omega, kailangan na mag-ingat sa pag-rotate nila. Good pick-off there by Arkihoshi. But in the lead pa rin ang Omega Esports. Na komportable ata masyado. Oh. Ang matropa natin dito. I guess that's just what happens when pa-5 items ka na on Cortese. So, meron na siyang Wind of Nature on the way to the Rose Gold Meteor na pang-ontra para hindi ma-burst. Rose Gold Meteor, kukunin mo para hindi ka ma-burst the one-hit combo nitong si Vin. Yep. So, goods yan. So, magic resistance ang binibuild ngayon ng Omega Esports. Bakit hindi sila sa bastang mapatay? Ay, pero yun nga yung nangyari na pick-off dito si Kenji. Pero ang daming na-commit na naman dito ng Arkihoshi. Ha, GZ, tinitingnan niya si Albert. Ito na rin si Heath. Here we go! Nalaman magbakan kung magbakan sa ilalim ng tore. Kenji, ha, GZ, really low. Nakakatakas ba si ha, GZ? Pero hindi! Ang Arkihoshi, nakakagandi. And just when Omega, maganda yung lead nila, nakakalaban dito ang kampeon ng Indonesia. Oh, and that God. Is gonna be a kill on to Heath. Dalawa ang nawala sa Omega Esports. Kailangan na magayos dito ng Omega kasi ito ako, na Omega. Pinapakita na naman ng RRQ ng RRQ. Oh, tama. Oh my glab. Ito na yun. Cortese medyo nalilate sa ikot minsan. Kailangan ibalik ang kanyang forma para lang makadali. Kasi right now, 3,000 na lang. Halos 2,000 na nga lang halos ang gold lead ng Omega Esports. Madami-dami ang napamigay nila na kills na wala masyadong balik. Yeah, and kailangan ngayon ng Omega Esports is jungle control sa Arkihoshi dahil mas malalim nga yung push dito ng Omega na kailangan pag mag-invade kayo, pag pepesto kayo sa jungle ng Arkihoshi, dapat sure kill yan eh. Kasi ang layo ng mga tore nyo. Yung pinaka malapit na tore sa Omega pag lumapit sila sa base ng Arkihoshi is yung first tier tower dun sa middle lane. Yeah. And one of the key item picks up na nakita natin dito with Finn is nakuha na niya yung Divine Glaive. Exactly. Meaning Kenji and Heath, bababa na yung kunat nila. Hapdi niyan. So makakapag one combo kill na yan si, si Finn, yung Eudora. Ingat sila dyan mamaya. Advanced Lord na. So, dito natin makita kung effective pa ba ang ginagawang lead ng Omega. Makita natin yun dito, mga kaibigan. And coming into this one, I think mas maganda ang pwestuhan dito ng Arkihoshi. Pag nag-late game sila din, ang lalamang sa totoo lang eh. Oo. Kasi yung Selena, nag-fall off yan. Ngayon, malakas yan, pero pag tumagal, hindi na siya basta-basta makapasok without, you know, dying. And yung mga arrows na to, mas magiging, mas mga babae effectiveness, hindi na maka one hit delete. Mm-hmm. So,
kailangan abusuhin ng Omega Esports yung pagkakataon na meron pa silang map control. Dahil mamaya, there's a good chance na mawala din yun. Yeah, and the fact na kalaban nila ang Ling, and tingnan mo, yung pwesto dito ni Albert, pinipwersa niya lang yung control nila dito sa bottom lane. And that is what Albert really needs to do here. Kasi from time to time, makikita mo si Kenji na kailangan bumalik. Tingnan mo, babalik na naman si Kenji para mag-clear yung wave. Pero si Albert, malapit lang siya. So this is gonna be a problem para sa Omega, yung mobility at map control na meron ang Arkyoshi dahil nakaling si Albert. Man, that Ling. Nagiging problema yan. Not to mention na kayang-kayang i-dodge yung mga all-in na gagawin nila HGZ and Kenji. Even Cortese, pati yung crossbow of Dang, kayang-kayang dodge-in. No, si Albert later on, kaya maganda talaga pag may Ling kayo, may almost unlimited split push kayo. Oh! Haze na naman! Nakabisa the... na araw, pero hindi papasok. Yep, ito yung sinasabi ko, like, at this point, habang tumatagal, hindi na mga ka-one-hit combo, yung mga abyssal arrow ni Yellow Haze. Kaya kailangan talaga, on point lang, kailangan sabay-sabay. Kailangan after the arrow, hindi mo na intayin matapos yung stun, bato na agad. Kailangan laging coordinated sila ni hit. Purple buff invade, walang mangyayari. Ang bilis ang pag-clear ng Arkyoshi. Windtalker picked up dito by Albert, and now Blade of Despair para kay Psycho. So mabuo na tayo sa punto na the goal doesn't matter sa ano na lang, sa micro plays, macro plays, rotation at saka team fight execution na lang para sa dalawang teams. And it seems like yung Omega naghahanap sila ng opening kung paano ba natin to i-handle, paano ba natin mag-clear ng wave dito sa bot, saan tayo lalaban. Ang hirap kasi hindi sila makaalis ng wave nila ng mabilis. Meron si Hit, looks like he's gonna try to go and see what he can do. Looks like madal nila si Psycho, pero nauna pa si Kenji. Oh my G. Oh no, Kenji down for Omega. Tingnan mo yung mobility ng isang Benedetta. Kaya na 2-on-1 na yon, nakatakas pa siya. And again, Psycho with an impressive game dito para sa Arkyoshi. Pero ang Omega Esports hindi pa tapos. Inumpisahan na ang Lord Heath, hindi makakabato kay R7. R7, isa pa yan sa mga problema ng Omega Esports. Ngayon ang damage na nilalabas ng Yuzhong. Bakang mariri-reset yung Lord, pero sinusubukan pa ng RRQ. Isang steal lang, pero pinareset nila ulti. Nareset ng RRQ yung Lord. Yung dalawang teams na to, dito pa rin naglalaban, naghahanap ng pwesto. The bottom lane wave though does not look good para sa Omega Esports. Yung top wave lane as well, dahil pinupush ng Benedetta, kailangan na mag-back ng OMG. And this is the weakness. Ito yung weakness ng Omega Esports lineup, Tola. Yung mga hero nila matagal umikot. Matagal umikot, pumunta sa top lane, punta sa pinakababa. Imagine mo, ang layo ng lalakadin mo para lang mapush yung bottom lane. Na hindi nagiging problema para sa RRQ Hoshi dahil nga may Ling sila, may Yuzhong pa sila na kayang pumunta ng mabilisan, payang rumisponde ng mabilisan sa laban. Psycho, good trap placement by Haze. Information kung saan yung Benedetta. Na naman, ito nakita natin si Albert na nasa bottom lane, and the only thing that will force Albert from getting out of there is kung sa malaking team fight. And Omega, ang bilis na ang pag-clear nila dito sa Lord. Na-push out konti yung RRQ Hoshi, nagpapakita sila dito sa middle lane. Tignan natin kung masisigur dito ng Omega Esports yung Lord. Nahalaman na ata dito ng RRQ Hoshi, pero pinareset. Pinareset ulit. Ang Omega, grabe. Nakakatakot. Sa Lord control lang talaga yung nana. Pero masasabi nyo, here we go. The damage coming out from the Eudora, na force out ata nila. Ayaw pa rin. The cha-cha continues. Cha-cha. Sa Lord Parang napabagay na nga sa Lord eh. Oye, ano ba gusto nyo? Saan ba ako pupunta? Lord, naiinis na. Sumasaktihan pa siya. Nananakit na. Okay na may lemon. Okay. Reset again. Reset times 2. Pero feeling yata ng RRQ, nakuhihan, nahuli nila si Yelly Hades. Pero hindi naman pala. And the stun will go in, pero walang tatamaan. So sa ngayon, ang ginagawa ng RRQ Hoshi, tinatakot lang yung bot lane. Nandyan. Andyan sila Ling. Ayan. Nakabang. And it's been like this for the past 3 or 4 minutes na naghahanap lang talaga sila ng control dito sa Lord, ng split push dito si Albert. Kasi at this point, ito yung best situation para sa dalawang teams na to eh. Kung paano sila lalaban, kung sino man makakuha ng Lord yan, or kung sino man makakuha ng double or triple kill sa fight para sa Lord, sila tayo mananalo ng laro na to. Kasi isang maling team fight na sobrang taligid yung sobrang talo yung team mo. Sobrang GG na. Ang bilis na yung pag-push niya eh. So yun. I mean, it's the push. Kasi hindi lang pwedeng basta Lord lang itignan nila eh. Oo. Talagang ang laking bagay ng push na ginagawa nila Albert eh. Like, pag napabayaan to, itong bot lane na to, may glove.
napakadaling i-push ang bills mababasag ng Torre. And pag nawala yung inhibitor turret nito ng Omega Esports sa baba, napakalaking problema. Lalo kayong mahihirapan mag-lord pag tumagal. So, ito na yun. Another dance. Nagsimula na, inon na yung radyo. Sasayaw na ulit tayo, sabi ng RRQ. As Omega, marireset na naman yung lord na to. And that's another reset. Napapagal nata dito. Teka, ayaw na lang reset. Kurtesi, we don't want the lord. We want the kill. Sabi ni Kurtesi, napapagal na kalaban. Pero dito si Lemon. Naku po, yung sinasabi ko eh. Yan yung sinasabi ko. Huwag papabayaan yung mga ganyan. Huwag kayong masyado. Oh my God. Easy lang, easy lang. And yun yung sinyalis para sa RRQ Hoshi na continue yung lord dito. Pero, na Lord, na stress. Karami yung tension na nararamdaman ko dito. Here we go, here we go. That's gonna be the way to the torture na kumita dito. At si Hitting Una, mapipitas ata. Meron po naman siya kung dito immortality. Kurt Easy, naka-crossbow of tanks. Here comes the damage, pero medyo na kulangan. R7 ang nabak dito. HGZ takes out. Oh! That's killing spree para kay Psycho dun sa likod. Lumalaban pa rin dito. Omega double kill para kay HGZ. Double kill! Sa KDA machine. Abole ba yan? Psycho! Kaya po mapakatakas kay HGZ. Where are you going? Where are you going? Oh! Shut down! Para sa Omega Esports at sa wakas, natapos din ang stalemate! Oh my God! Ang tagal! And mukhang yung lord na to mapupunta sa Omega. Games to. Dapat mag-ingat sila kasi nag-split po sa bottom lane si Albert. Dalawa ang magsak! Dalawa na lang natitira, rather, para sa RRQ, Oshi, pati R7, mukhang matay na din! Oh! It's a mega kill! HGZ! Albert going for the steal. So, will it happen? Hindi. Atres muna siya. What you doing? You can't do this to me. Yeah. There you go. Sa amin ang Diyos. Oh my God. Sa wakas. Nakakuha din ng isang lord. Tagal na. Oh my God. Mga 10 minuto sa sila nandun. Mga 10 minuto nagsasayawan. Literal. Okay, Luminous Lord. Luminous Lord, okay. Sa Lord, number one. Eh, teka, number two na ba to? Number one. Number two. Pero yung unang Enhanced Lord. Di Enhanced Lord. Yan yung unang Enhanced Lord at 23 minutes, mga tol. Yun lang naman. Alam mo, pre, sinabi ko, ha? Sa prediction ka na pinost ko sa page ko. Sabi ko, ano ba? Yung game na to, magtutuwan at saka matagalan. Matagalan. Kasi again, RRQ Hoshi nga, ang Omega ng Pinas. Pero Omega, sa kapupunta sa original, ang Omega sa Pinas, sa Omega Esports. Ayan na! Dito na, nasa middle lane. Nabasa na kami! Susubukan na nila tapusin ito or at least just to focus down and clear the waves. Ang unat ng Lord, actually, ang mas mataas at mas makate. Ang dami sa RRQ Hoshi. Grabe yung RRQ dito ko yun. So, dalawang inhibitor na wala na dito sa RRQ. Hinihintay na lang ng Omega yung wave dun sa bottom lane. Malaki ang bawas ni Lemon, pero sapat kaya yun sa sangkatutak na tropa na Omega Esports sa baba. Single target carry, what can you do? Here we go for you! Pinatutun si Vin! And that is gonna be the winter transfer na ginamin ng RRQ Hoshi, but that's gonna be a kill secured kay Kurtesi. Shut down para kay R7, doon kay Hajizi. Wala na yung carry dito ng Omega Esports, pero meron! Ayan na! Kurtesi! Oh my God! Double kill! Ano ba kayo magawa? Masakit si Lemon! Masakit si Lemon! Bakuna! Si Genji! Nakakatak! Kaya ba? Ayun na, boy! Okay, kaya ba? Oy, grabe sakit! Bakuna! Ito yung makunat na Benedetta! Oo, oh, bakuna kaya! Oh, meron na stun! Meron na stun! Meron na damage! And that's a kill! Psycho! 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 Oh my goodness, Psycho! Easy lang! Okay, we're good, Omega. Mission accomplished, Omega! Good job! Pero, eto, wow! Doon makita, hindi pa tapos, hindi pa handang sumuko itong RRQ Hoshi. Ay, Bear Psycho, lalaban ulit. Part 2, it's not over. Crossbow of time. Ginamit dito ni Kurtesi, pero makatakas dito si Sarah. Ayan, si Lemon! Si Lemon! Si Lemon! Ah! Ay, sa tequila! Kami na magka! Wala ka na! Nalang ang maiwan dito! Pinang tequila na lang si Lemon. Ayan na, mga kaibigan. Naiwan si Vin. Okay. Kaunting ano eh, kahit na si Kurtesi, tingin mo, mahahawakan pang ba nila yan? Okay. I don't think so, my friend! I don't think so!
O, sabi ko, susunod pa rin. Ayan o. The name of the game is Surgical, tower. Ayan. Tower lock. Okay lang yan. Okay, slow and steady wins the race. Ayan, methodical lang. Lang Omega. Okay lang. Ano, disiplina. Kaya tumabot na 45 minutes to. Basta manalo kayo ng game 1. Okay lang yan. We got time. Wala na to, ready. Kesa yung 30 minutes na yon gagamit na sa Facebook, magtatrashtukan tayo to. Diba? Dito na lang sa laro. Ubusin nyo na dito. Okay lang yun. RQ Hoshi. Wala na to, re. Para sa kanila as Omega Esports. And these two teams, kompleto na sa items, konting adjustment na lang. Courtesy dahil just a little bit. Visual bagay dyan kay Courtesy, may item na siya, hindi lang natin makita kung ano yan. Pero mamaya doon sa post-screen kanina pang makita Kanina pang 5 ano yun eh, kanina pang 5 items yan eh. Nung sobra na yan. Siguro nung 15 minutes pa nga dyan na 5 items eh. Oo. Okay, Lord na naman dito, ang away ng dalawang teams natin, just because wala nang toring RQ Hoshi does not mean imposible na makakambak sila. Dapat ingatan pa rin dito ng Omega Esports. Yan na. Naghahanda. Si Haiko talaga. Okay. Napakakunat na itong grabe ng Vendetta na to. Talagang isa yung nagiging anchor ng RQ Hoshi para hindi sila ma-push in. Okay. Kenji and Heath, good positioning para ma-block off yung pagpasok dito ng RQ. Omega Esports, hindi muna mag-overcommit sa Lord. Nabawasan ko ito si Hajizi dahil sa sakit ng Lord. Kenji, grabe yung dami na nangyari sa kanya pero nahatak niya dito. Lemon! Oh my God! Si Lemon! Si Lemon sa likod! Bakit ganun? Pero 1-for-1, 2-for-1-3. Lumang ngayon ng RQ, Hoshi. Omega Esports to. Nagahanap sila. But Lemon, from out of nowhere, sa likuran. Oh no, man. Nainto yung momentum ng Omega Esports doon. Oh no, my love. Pero, makakapag-lord kaya ang RRQ now that the waves are pushed in. Medyo malalim pa eh. Hindi sila basta-basta pwede mag-group up. Although si Albert may ibang plano. May ibang plano si Albert sa top lane. Sa wakas na naisip na ng RRQ, sinuloy lang, meron tayong linga. Gamitin natin to. You're doing it right? Haze. I'll admit, medyo hindi kaya ni Hazel mag-isa yan, for sure. Pero ito pala si Courtesy. They're trying to make sure na hindi makapush, hindi makahanap ng konting opening itong RQ. Si Hit, makunat yan, tol. Makunat. Ayaw na ni Psycho. Umayaw. Nakakabasag na rin ang Courtesy dito. RQ Hoshi. Split push ang ginagawa nila. Hindi mababato si Psycho. Eye for an eye, second skill, blocks. Block. The crowd control. You can't stand this. You can't stand this, man. Ang kailangan mag-ingat ang Omega Esports, dapat mag-focus muna sila sa push ng lanes. Alam ko na sa isip nila na dapat may control sila sa jungle purple area nila para makalaban sila sa Lord kung man andun ang RQ Hoshi. Pero yung waves ngayon ng Omega Esports ang problema nila. Kailangan nila ma-push out yan, make the most out of the advantage na wala ng Tore ang RRQ. Yes, basically just make sure that at least kalahati man lang nung wave. Alam mo yung medyo lagpas river dapat bago kayo mag-lord, mga ganun. And parang nahanap niya, si Lemon! Pero si Lemon hindi makakapasok dito ang Omega dahil sa Dragon 4 DR7. And mukhang yung pick-off na yun hindi mangyayari para sa Omega Esports. The Dragon Form of R7. And again, baka mas tailwind na naman tayo, Kuya Rockhart. Nagamit na ni Lemon yung ano niya, yung Wind of Nature niya. Opening yan para sa Omega. Pero sabi nila, wag muna. Let's play it safe. Kinancel yung Electro Final Blow dito para kay Psycho. RQ, hindi pa mag-overcommit sa Lord. And again, ito na naman. Okay. Yung story nakita natin. Here we go. Psycho! As well, the damage. Ayang malakas sa apat! Yung Benedetta, yung target nila ngayon. That is gonna be an advantage for them kung mahuli nila. Si Psycho! Nakaka-lifesteal pa. Si Psycho dito. Bro, grabe. Makakatakas pa kata itong Benedetta. And Psycho! Oh my God, Psycho! Ang tulas, sir! Nakatakas pa! Ano yan? The Benedetta! Grabe! Lumifesteal lang ng konti doon sa minions. Buhay na! Parang hindi yung... Grabe! Hindi yung yung konting lifesteal. Parang grabe! Hindi! Isang hit lang? Dalawang hit lang? Grabe naman yun! Woo! Grabe! Hindi kinaya habulin ng rumakangas ang Roger na may like and bounce. Ganong kadulas ang isang Benedetta. So, win or lose, please ban the Benedetta. Please lang, huwag nyo nang pabayaan si Sai. Kita nyo bang gano'ng agaling si Sai kung mag-Benedetta? Huwag nyo nang pabayaan.
30 minutes na ang laro natin. Best of 3 series Omega. Oh my God. At our greatest games ka. Kuya Rockhart. Haji Z. Hindi lalapitin si Albert. May kutob sila na merong kata malapit kasi malapit nga dito si Limon. Kaso syempre yung Lord pa rin ang kailangan yung tignan. Kailangan, you have to look at the top, you have to look at the Lord. R7! Delikado dito, may pag-alipan, pinap yung trap lock. Pero si Haze, yung mahuhuli dito. And tignan mo, tumatakbo na kagad ang RRQ. Malapit sa Lord, pero pinupush nila yung waves dito. Double marksman. And tignan mo, ang sobrang dulas. Wala, tingin ko, kung hindi napatay ng apat yan, hindi kaya ng dalawa yung Psycho. Ganon siya kalupit ngayon. Ganon siya kalakas dito sa Benedetta. Exactly. Lemon, inumpisa na yung Lord. Wala si Hazel, hindi masyado makakalapit dito ang Omega Esports. Heath with the positioning. Nakupo. Yung health, pero maririn. Where's the team? Flicker, ginamit Tempest of Blaze, nagamit na rin. Si Curtis, hindi mo nakaka-free naman siya. Crossbow, saan nagamit yan? Pero si Lemon, ang puna ni Lemon! Oh my God! Bakit? Kaya pa ba? Ha-GZ! Kaya ba? Ha-GZ, Curtis, the DC Brothers! Omega Esports, sinusubukan nila si Kenji, nakapitas ng isa. Wala si Lemon dito, pero si Kenji at saka si Haji nila ang naiwan. He's makakabalik. Pero RQ Hoshi, mukhang nahihirapan na ang Omega Esports sa lineup ng RRQ dito sa late game natin. Hindi sila makakuha ng control ng pass na sa ilog nila. Dumadating na yung mobility. Mas mobile talaga ang RRQ Hoshi ngayon. Hindi, sinasabi sa'yo, ito na yun. This is it. Both teams with the late game power. Din, suppress. Lion bounce. Here comes the damage. Ha-GZ pabilis na siya. Ha-GZ secures the kill onto Vin. Hindi siya nahuli si Percy Elias. Kakabalik niya nga lang. Siya pa nahuli po, pa si Psycho. Ha-GZ, naiiwasan niya si Psycho. Umiikot! Sinasaiko si Psycho! Oh my God! Pero nahuli pa rin din ng Benedetta. Kenji, and Heath na lang. And Omega Esports. Wala ng minions. This does not look good. Napabalik si Albert. Si Albert nasa base. Nasa base. Kailangan tama yan. Naku po, kaso madami-dami. Mahaba-haba ang death timers ngayon. Na itong, oy, Bestyo! Okay lang. Minions. Sakto yung dating ng minions. Calculated. Psycho, kailangan ng team psycho. Mo. Sa Lord, Psycho. Okay. Wala. Okay, we gotta go for the fight here. In the Lord area, 2v3, 2v4 top sakali. Kakayanin kaya Kurt Easy. Wala nang immortality. Can they go for it? I don't think so. It's gonna be it. Kulang sa retribution at kulang sa damage as Heath and Kurt Easy try to get away. Again, R7, Psycho, Albert, Lemon, Vin, no tank setup. Lahat damage ang nilalabas ng team na yan. And the Benedetta na pag nakikita natin dito sa M2, binibildahan ng tank items. Binibigan ng Brute Force Breastplate, yan Immortality, Athena Shield. Items, except for Blade of Despair. Pero mataas pa rin yung damage pero may niya. May damage output pa rin. May execute pa din. My God. Okay. Ano ko yung execute dito ng RRQ? Here we go. Game to! Winter Truncheon. Game to. Masyado malalim. Wala si Albert. Si Psycho na sa likod, hindi pa uli dito. Namamayan. Heath na iwan kasi dahil na naman sa pag-zone out ni Psycho yung Benedetta na hirapan ng Omega Esports dito. That's gonna be a stun to Kenji. Kenji, makakatakas ba? Nasa ilanap siya ng turret, nasa loob ng base, and mukha mapapaikot pa ata ng RRQ ang comeback nila. Pero Omega Esports lumalaban pa. The damage, the AOE, immortalities na gamit na the base, nababasag in Omega Esports! Wow! Lose! Omega Esports! RRQ Hoshi! Kumapit! Grabe!